Hello guys! Welcome to my channel, Attorney JMF Vlog. Hope everyone is doing great! Next, it is a short-term disagreement. It is a short-term disagreement that can result in the disputants reaching some sort of resolution, and it involves issues that are negotiable. Pakibilugan, negotiable. Pag sinabi natin negotiable kasi mga kapatid, ibig sabihin, dinala na natin to sa pagtatalo. Kapag sinabi natin conflict kasi mga kapatid, hindi yan negotiable dahil hindi pa natin nadala sa pagtatalo yan. Pag dinala na natin sa pagtatalo yan mga kapatid, nakipag-negotiate na tayo, nakipag-mediate na tayo mga kapatid, dispute na yan. So that is bravo. Okay? Number 71. It gives up more than competing but less than accommodating. Ibig sabihin, you are assertive but you are more than assertive but less than accommodating. Parang ganun eh, no? Hindi, ganito yan. Sinabi natin more than competing but less than accommodating. Ang avoiding kasi ano yan, hindi ka assertive, hindi ka collaborative. Hindi ka cooperative. Pag competing naman, assertive ka lang, hindi ka cooperative. Okay? Kapag accommodating naman, you are both assertive and you are cooperative din. Pero ang kabaliktaran, ang kaparehas niyan, yung collaborating at saka compromising kasi yung mahirap eh. Ang collaborating, ulitin ko ha. Ang avoiding, you are not assertive and you are not cooperative. Ang competing, you are assertive but you are not cooperative. Ang accommodating, baliktad naman siya ng competing. Kasi ang accommodating, self-sacrifice to eh. You are not assertive but you are cooperative. So parang nagpunta ka doon para sa mediation at ready ka na magbigay. Ready ka magpaubaya. Ang collaborating, eto, palaban ka at the same time nakipag-cooperate ka. Ang pinagkaiba na ng compromising, mga kapatid, ang collaborating, hinuhukay niyo yung issue para pag nagkaayos kayo, walang talo, walang panalo. O walang talo, walang dihado, walang lamado, patas lang. Pero yung compromising, hindi niyo na hinuhukay yung issue. Basta maayos lang yung issue. Kumbaga, kailangan expedient, mabilis lang yung pagkakaayos ninyo. So, kapag less than accommodating, more than competing, kumbaga, di okay na, sasabihin nyo, okay na, bayaran mo lang ng ganito. Di bali na kung talo man ako or talo man ako sa condition na yan or what. Basta para matapos lang to. That is eco-compromising. Okay? Next, 72. It means digging into an issue to pinpoint the underlying. So, kakasabi ko lang, yung pag-uukay natin ng mismo problema, kung ano yung punot dulo, para mapunan natin yung pangangailangan, yung kagustuhan ng bawat isa. Walang talo sa pagkakasunduan. That is collaborating. Okay? That is delta. Next. Ano daw yung tatlong stages ng mediation? Nagkakaroon ba ng exchange of information and understanding the conflict? Check. Yung feedback sa magkabilang partido? Check. Nagpapalitan na sila mga kapatid ang kung ano ba yung gusto nilang mangyari or decision? Check. Nagre-render ba ng awards sa mediation? No. Dahil ang nagre-render ng awards sa arbitration na yan. So, ang sagot ay 1, 2, and 3. That is alpha. Number 74. Ano daw yung tinatawag nating assisted negotiation? So, sa mediation kasi, para rin sila na ipag-negotiate sa isang isa, pag-mediation. Kaya lang naman nagkaroon tayo ng mediation kasi kapag naipag-negotiate yung isang tao sa isa pang tao, minsan, di sila magkaintindihan kasi nagsisigawan sila. Ngayon, kapag nagkaroon ng third neutral party, teka lang, o tumahimik ka muna, siya muna magsasalita. After magsalita ng isa, ikaw naman. Ibig sabihin, ina-assist ni natin yung pagkikipag-negotiate na sa isa't isa. Ang tawag dyan, alpha mediation. Assisted negotiation. Okay? Next, number 75. Which statements about mediation are true? Alin daw dito yung totoo regarding sa mediation? Ang mediator ba sa negotiation, maaari niyang tulungan yung dalawang partido para magkaroon ng agreement? At hindi tayo nag-i-impose ng settlement? Check. Tama yung number one. Number two, a mediator help parties make concessions? Medyo malabo dito kasi when conflict of interest are insignificant. Kasi kapag insignificant talaga, nagkaroon talaga ng conflict of interest, then insignificant,
hindi nadadaan to sa mediation eh. Sa arbitration to. Okay? Yung number three, tama ba yan? Commonly, mediation is commonly used intervention option, but hindi naman nangangailangan na ito talaga yung remedy. Hindi naman sinasabing ito yung remedy sa lahat ng disputes. Tama to. Okay? Hindi nga binding yung ano dito, hindi binding yung agreement ko dito eh. And then number four, a mediator, maaari siyang tumulong na ang dalawang partido ay magkasundo, pero hindi naman sinasabing it is the best agreement. So yung number one, three, and four yung tama. Yung number two kasi hindi. Okay? Mediator helps. So that is alpha. Okay? That is one, three, and four. Number 76, mga kapatid. A child committed an offense for the second time or oftener shall be deemed a neglected child provided that blank. Ito ay matatagpuan natin sa Republic Act 10630. Okay? It is an act, mga kapatid, strengthening the juvenile justice welfare system in the Philippines and amended certain provisions of RA 9344 and provided funds thereof. Therefore, yun lang naman yung title ng RA 10630. Sabi doon, mga kapatid, sa Section 20B, ang bata raw na nag-commit ng offense, pag sinabi nating offense, doon sa batas na yun, ha, ang sabi ng batas na yun, ang definition ng offense, either a violation of RPC or special penal law. Ang bata raw na nag-commit ng offense ng pangalawang ulit or umigit pa, siya ay matuturing na neglected child, provided na minsan na siya nag-subject sa community-based intervention program. That is Charlie. Okay? That is Charlie, mga kapatid. Right? Under this law, number 73. Under this law, a child is deemed to be 15 years of age. Anong batas daw ang nagsabing kailan daw natin malalaman na 15 years old na siya? Tuwing 15th anniversary ng birth date niya. That is RA 10630. Okay? Yung PD 603, the Child Youth Youth Welfare Code, tama ba? Yung 7610, that is yung sa child abuse. 9344, that is the Juvenile Justice Welfare Act of 2006. Okay. So 77, that is Delta. A child committed, number 78, a child committed a crime in violation of RA 9165 with more than 12 years of imprisonment shall be deemed blank and be committed to intensive intervention. Ito naman ay makikita nyo sa Section 20A ng RA 10630. Okay? Sabi dyan, mga kapatid, kapag kasama yan sa serious crimes eh. Ang serious crimes kasi meron tayong parricide, meron tayong destructive arson, right? Rape, infanticide, murder, and parricide. Okay? O kaya naman, kidnapping, okay, in serious illegal detention kapag may namatay or may na-rape, robbery with homicide or with rape, okay? Ano pa? Kidnapping with homicide or with rape, tapos kasama na to. Drug-related cases or violation of RA 9165 na more than 12 years imprisonment, kapag siya ay nag-commit niyan, mga kapatid, ang tawag sa kanya ay neglected child. Okay? Delta. Okay? Ayon yan sa RA 10600. That is Delta. Okay. 79. The child with the age blank shall be committed to intensive intervention if she or he committed serious crimes. So, serious crimes. Yung sinasabi ko, Section 20A at saka 20B kanina, para yun sa mga batang more than 12 to 15. Okay? More than 12 to 15. That is Delta. Pag sinabi natin more than 12 to 15, ilan taon to, mga kapatid? 12 years old and 1 day hanggang 15. Okay? Hindi natin pwede sabihin 13 to 15. Kailangan more than 12 to 15. 12 years old and 1 day to 15. Number 80. Under RA 10630, mga kapatid, right? Serious crimes refer to the following except. So yung serious crimes, mga kapatid, tandaanin yung salitang TRIMP. T-R-I-M-P. TRIMP. Ibig sabihin, kapag nag-commit ka ng destructive arson, rape, infanticide, murder, and parricide, kasama yan sa mga serious crimes. T-R-I-M-P. Ano pa? KRC. Ano yung KRC? Kailangan sa KRC, may namatay or may na-rape. Kidnapping and serious illegal detention, robbery with homicide, di ba? Robbery with homicide or with rape, kidnapping with homicide or with rape. Ano pa?
yung drug-related cases with more than 12 years imprisonment. So, ano lang hindi natin nabanggit? Eh, yung homicide lang. That is alpha. Okay? 80, that is alpha. Okay, in relation sa RA 10630, if the child has no parents, kapag wala daw magulang ang bata or hindi tinanggap ang bata ng kanyang magulang after mahuli ng bata, no, because of commission of crime. Okay? Baliktad. Kapag ang bata daw, mga kapatid, kapag ang magulang ng bata ay ayaw mag-execute ng written authorization para for voluntary commitment para maipasok ang bata sa bahay pag-asa, magfa-file ng involuntary commitment ay ang LSWDO or DSWD. Okay? Pero ang tanong dyan, ilang taon ng bata na maaaring pwedeng ipasok sa bahay pag-asa? Ilang taon ba? Yung pinakamababa. The minimum age, that is 12 years old. Okay? That is bravo. Okay? Now, ito yung tinatanong natin kanina na yan. Ito yung sinasabi natin kanina na kapag isusurrender na natin yung bata after mag-commit ng crime yung bata, ng crime, susurrender na natin sa parents niya o relatives pero walang gustong tumanggap o hindi natin matuntun yung kanyang mga magulang or guardians, kanino natin siya isusuko? Okay? Sa registered NGO, check, pwede. Sa registered religious organization, pwede rin. Barangay official, pwede. Sa BCPC member, ano ba yung BCPC? Barangay Council for Protection of Children, pwede. Local Social Welfare Development Officer, pwede. Lalong-lalo na ang DSWD, pwede mga kapatid. So wala. Walang hindi pwede dyan. So lahat ng yan, tamang sagot, that is Delta. Okay? So sa ating sa pag-commit mo, dito sa number 83, sabi dyan, yung pag-commit mo o pag-violate mo ng Section 20A and 20B, ikaw ay makukusideran neglected child. Tama ba? Ikaw ay ipapasok sa bahay pag-asa. At anong program ang iyong ang dadaanan doon? Intensive intervention program. Ang tanong, anong facility ang tawag doon na kung saan mag-undergo ng intensive intervention ang mga bata? That is IJISC or Intensive Juvenile Intervention and Support Center, that is Charlie. Okay? Charlie yan, mga kapatid. Number 84, mga kapatid, under 9344, ang Juvenile Justice Welfare Council or JJWC is hereby created blank. Ang RA 9344, that is Juvenile Justice Welfare Act of 2006, dyan din nabuo ang Juvenile Justice Welfare Council. Pero nung time na yan, sa RA 9344, under pa siya or attached siya sa DOJ. Under its administration supervision. That is bravo. Okay? Pero pagdating ng RA 10630, ang JJWC natin or Juvenile Justice Welfare Council ay attached na sa DSWD. Tanda na, RA 9344 attached siya sa DOJ, yung JJWC. Pero pagdating ng RA 10630, yung JJWC attached na siya sa DSWD. Okay? Next. Sino daw? Ang tanong sa 85, sino daw ang nag-ooperate ng bahay pag-asa? Kasama ba yung psychologist or mental health professional? Check. Ang tinatanong dito, except ha, sino ang hindi kasama sa mga nag-ooperate sa bahay pag-asa? Kasama yung psychologist or mental health professional? Check. Okay? Ayaw. Kasama bang social worker? Check. Kasama bang principal of public school? No. So, hanapin mo yung may 3 dyan. Matik, alam na kagad natin yung sagot, letter C. Yan lang yung may 3 eh. Diba? So, that is Charlie. Hindi kasama ang public school, ang principal ng public school, at ng member ng IBP or Integrated Bar of the Philippines, membro ng mga samahan ng abogado. Diba? Kasama dyan ang pathologist, psychologist, or mental health professional, social worker, medical doctor, educational guidance counselor, pati BCPC member. Ang BCPC stands for Barangay Council for Protection of Children. Okay? Next, 86. Si Dagul ay child star in Going Damulag. His parents set up a trust fund for blank of his earnings. Kapag ikaw, mga kapatid, nagtatrabaho ang anak mo, no, ang anak mo, minor de edad, kailangan merong trust fund. Okay? Na para sa ipon niya, mga kapatid. Ilang porsyento ang kailangan mong kunin sa sahod niya? Maaari mong kunin sa sahod niya para ipunin yon. That is at least
30% Charlie. Okay? Charlie. Ito, next na tanong, kaparehas din yan, halos. In relation to question above, maaari daw bang gamitin ang sahod ni Dagul, isa siyang minor ha, para sa pangangailangan ng pamilya? Maaari, pero kailangan hindi lalagpas ng 20%. Eh, wala kang nakita dyan not more than 20%. Anong hanapin natin? At most, ibig sabihin ng at most, pinakamataas na 20%. Bawal tumaas pa ng 20%. Okay? So that is delta. Okay, next. As a general rule, children below 15 years old shall blank. General rule ba, kapag ang bata ay mas mababa ng 15 taon, nagtatrabaho ba dapat o hindi? General rule, hindi. Okay, that is alpha. Shall not be employed. Maaari lamang siya magtrabaho, exemption. Maaari siya magtrabaho kapag under ng supervision ng magulang. At ang kanyang kasama sa mga trabaho, sa trabaho ay mga kamag-anak niya. Example, kapatid mo, bunso, minor de edad, nagtatrabaho sa tindahan niyo, pwede. O kaya naman, kapag yan ay child star, pwede rin siya magtrabaho, provided na gusto niya trabaho, pirmado niya, at pirmado rin ng magulang niya, may consent ng magulang niya, at merong permit ng dole. Okay? Next, number 89. When may a child in conflict with the law undergo diversion program nang hindi kinakailangan ng court, nang hindi na kinakailangan na mangyalam ang korte? Alam nyo guys, nangingialam lang ang korte sa tatlong paraan. Unang-una, kapag hindi pumayag ang magulang ng bata o yung bata mismo sa diversion program na binigay ng law enforcement o ng LSWDO. Pangalawa, kapag ang tingin ng LSWDO ay hindi nararapat ang diversion program para sa bata. Kaya ito-turn over nila sa korte, bahala ng korte. At ang pangatlong dahilan para magkaroon ng court intervention sa bata, kapag ang parusa sa kanyang krimen na nagawa, provided may discernment to ha, may discernment, more than 15 to 16. Kapag ang kanyang na-commit na crime ay more than 6 years. Okay? So alin daw dyan sa mga choices na yan ang hindi nangangailangan ng court intervention? Of course, very obvious that is alpha. Kapag ang imposable penalty ay not more than 6 years. Okay? That is alpha. 90. Sampu na lang. O, si Sir Jamar. Ay, pa Sir Jamar. Next. When it comes to rules, they believe it's their way or the highway. Anong klaseng, ano to, parents to? Yung sinasabi, yung bihira, ano sila, bihira silang makinig, pero malakas sila mag-demand. Okay, hindi sila nakikinig sa anak nila, pero malakas sila mag-demand. It is more on demand, madalas silang demanding, pero hindi sila nakikinig. Okay? Sabi nila, kapag ayaw mo sa rules ko, lumayas ka. It's their way or the highway. Tawag dyan mga kapatid ay authoritarian. Pero walang authoritarian dyan. The other term for authoritarian ay disciplinarian parents. Ang indulgent at saka ang indulgent mga kapatid or indifferent, yung mga pabaya. Hindi sila demanding, hindi rin naman sila nakikinig. Pabaya talaga. Ang authoritative parents, yan yung ideal. Dahil patas lang, nagde-demand siya at the same time, nakikinig siya. Okay? Number 91. Ano daw ang universal term use para sa mga youthful offender? Hindi natin pwede sabihin child in conflict with the law dahil ang CICL, pang-Pilipinas lang yan. Ha? Ang madalas na gamitin universal or worldwide mga kapatid, juvenile delinquent, that is bravo. Okay? Number 92 mga kapatid. In presenting a table for your research, this sequence must be observed. Ano daw yung pagkakaayos ng table? Okay, uunahin natin yung table number 1. Okay? Tapos anong title ng table? Example, Dangerous Drugs in Philippines. Then ilalagay na natin yung table. Tatandaan sa paggawa ng table, mga kapatid, walang vertical lines, puro horizontal lines lang. Tapos sa baba, kung may gusto kong ilagay na note or reference, ilagay mo note. So, ang pagkaka-arrange ng ating table, mga kapatid, is bravo. Table number muna, then title, then table, then note. Okay? Next, number 33, mga kapatid. 93, mga kapatid. 33, no? This type of comma is placed before the words and or in a series of three items. No? Dati kasi, mga kapatid, kakabago lang yan eh. Dati, example, maggagawa ko ng sentence. Si Mario, si Pedro,
at si Juan. So sabi diyan, series of three items. Tatlong items yun, si Mario, si Pedro, at si Juan. Kapag sinulat ko yan, Mario, Pedro, at Juan, doon sa pagitan ng Mario, pati nung at, dati hindi talaga pwedeng lagyan ng kama. Okay? Doon sa pagitan ng Mario, pati nung at. Pero ngayon, binago na yan ng EPA. Kailangan nalagyan ng kama yan. Sabihin, si Mario, kama, si Pedro, kama, then at Juan, yan, may kama na doon sa Pedro bago mag-at. Ang tawag doon sa kama na nilagay mo sa pagitan ng pangalawang mong binanggit pati ng word na at, kailangan may kama. Ang tawag doon sa kama ay Oxford comma. That is bravo. Next, 94. In this section, you could describe how you analyze the data and explain your findings. Sa introduction, mga kapatid, that is the context of your research. Okay? Sa introduction, mga kapatid, meron tayong first, second, and last part niyan. Sa first part, binibigay natin yung mismong background of the study. Sa second part, bibigay na natin yung mismong problema at yung mismong information gap kung gaano kalalim yung problema. Yung last part, mga kapatid, i-justify natin bakit napaka-importante na bigyan natin ng research o gawan natin ng research yung mismong problema. Okay? Sa methods naman, ipapaliwanag natin ang lahat ng ginawa natin mga methods kung bakit or paano tayo nakakuha ng mga informations na magagamit natin para masolve natin yung problema. Nandiyan yung mga procedures, nandiyan yung kung ano man yung iyong ginawang instrument or research instrument, right? Pero pagdating sa results, ito yung sagot. Dahil dito sa section na to, i-describe mo na kung paano mo inanalyze yung data mo. Explain mo na yung lahat ng mga natuklasan mo or mga nakuha mong informations gamit yung methods mo. Pero kung gusto mong interpret yung mismong mga natuklasan mo, gagawin mo yan sa discussion. Okay? So ang sagot dito, inanalyze mo lang, describe mo lang naman kung paano mo inanalyze yung data. That is results. Sa 95, pag ininterpret mo na, 95, number 95 na tayo, ininterpret mo na at inintindi mo na yung mga resulta mo dito, discussion na yan. Okay? That is discussion. Next, your abstract should be a single paragraph. Ano ba yung abstract? Ano yung purpose ng abstract? Ano to eh? Plot summary ng iyong research. Bibigyan natin ng overview para magkaroon naman ng, kumbaga sa movie, synopsis. Para malaman mo kung tungkol saan yung movie. Ito naman, para malaman nila kung ano yung, kung tungkol saan yung research mo. Overview. Kaya maikli lang siya. Kailangan, hindi siya lalagpas ng 250 words. That is alpha. No more than 250 words. Okay? Eh, paano naman sir yung title? Sa APA format, yung title natin, kailangan daw 10 to 20 words lang. Doon pa lang, makikita na yung essence ng mismong research paper mo. That is bravo. Okay? And, number 98, this referencing is used widely for academic writing, particularly in humanities. That is MLA. MLA or Man or Modern Language Association. Huwag niyong pansinin si Harvard. Si American Psychological Association or APA format, yan yung ginagamit natin sa mga social science. Ang social science, di ba? Ang criminology is a social science, kaya ang sinusunod natin sa ating criminological research ay APA format. Tama ba? Okay, next. 98 MLA, kasi for humanities yan, academic writing. Pero kapag social science, gaya ng criminology, APA format ang ginagamit natin. Number 99, it should provide a brief background. Brief background, no? In present tense, to establish context, relevance, nature of the problem, question, or purpose. So sa part ng ating introduction, yung first part, yung nagbibigay ng background. Yung second part, yung nagbibigay mismo ng problema, kung ano yung information gap. Yung last paragraph, mga kapatid, gina-justify natin kung bakit natin binibigyan, kung bakit nga pa tayo nag-research, kung bakit ganun yung research natin. So, 99, mga kapatid, that is alpha. Okay? So, break. Gusto nyo mag-break? May patingin nga ng ano? Gusto nyo mag-break? O, oh, break time, break time. Actually, guys, 110 question to eh. Yung ginawa ko eh. Conjugal break. 98, 98, that is bravo. Okay, mag-iipaglokohan pa na.
May pagloko, hindi, wala na dito yung number 110. Wala na dyan, no, sir. Yung 100 lang talaga yan. Saka kung yung mga, magungunay baba, kasi magkakaroon sila ng ano, hindi pwede. Magkakaroon kayo ng panibagong MacBoard eh. Okay? Nandun ko na lang isasama. At saka naawa ko sa mga kasama ko dito. Okay? May paglokohan pa sana ako sa inyo, pero kawawa yung mga kasama ko dito. Yung isa dito, ano pa, talagang, thank you sa inyong lahat, Jin Gokong, no Jinky Jokong. Okay, number 100 na tayo. 100. The last paragraph of introduction, gaya ng kinakwento ko sa inyo kanina, sige, tinan ko nga yung sagot ninyo, pati ng mga sagot nila, sir. Anong tagsagot ninyo dito sa 100? Natatay na daw siya. Anong sagot? Wala pa nga sagot. Ano daw ang ginagawa o ano daw pinapakita natin sa last part ng introduction? B, what is unknown? Number 100, yes, that is Charlie. No, very good yun, very good. Dali Arlie, that is Charlie. Bakit? Gina-justify natin, bakit ka nag-conduct ng ganong study? Doon may papakita sa last part of your, last paragraph of your introduction. Okay? So hopefully magkita-kita ulit tayo sa pangalawang yung backboard, mga kapatid, no? Saan na makukuha ang soft copy? So, mamaya siguro itatanong naman ng mga staff natin. So, shout out admin from latest in Bayan. Watch out the Afnan Abdul Ghani. Okay. Franz Saavedra. Hello. Sino bang Franz? Okay. Thank you much. Thank you. Maraming salamat, no? Maraming salamat. Alhamdulillah. Magsukur sa inyo lahat, mga kapatid. Watch out the studs. Okay. Thank you. And